Welcome sa ating segment. This is our segment na pinamagatang #DevoShare, kung saan hinihimahimay natin yung word ni Lord for us today, especially in this special times of the enhanced community quarantine. At ilang araw na lang sa mga live viewers natin, ilang araw na lang, pwede na tayong tumawid kung tatawid tayo sa GCQ, which is General Community Quarantine. So binabati ko ang lahat ng nanonood, either sa ating live telecast or sa ating replay telecast. We will study the Word of God for us today sa ating devotion na kinuha natin ito sa YouVersion Blended Reading Guide na matatagpuan nyo sa inyong mga Android phones or sa inyong mga iOS devices. Pwede nyo siyang i-download. This is a Bible app na meron siyang 1 year through the Bible. Meron siyang Old at New Testament. And I do believe that yung devotion natin ngayon, saktong-sakto sa pinagdadaanan natin. Right now, ang ating reading ay matatagpuan siya sa Numbers 5, 6, and Revelations 16. So, kinuha ko yung pinaka-main verse natin sa Revelation, pero dinaplisan ko rin yung nasa Numbers 6, actually, to be correct, nasa Numbers 6, at nandoon siya sa verse 22 to 27. Ang nakasulat sa number 6, 22 to 27 sa New Living Translation, "Then the Lord said to Moses, 'Tell Aaron and his sons to bless the people of Israel with this special blessing.'" Sabi niya, "May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you peace. Whenever Aaron and his sons bless the people of Israel, in my name, I myself will bless them." Nakakakilig isipin na when binibless ni Aaron at saka ng kanyang mga anak, yung mga Israelites, the Lord Himself promised that I myself will bless them. Kahapon pinag-usapan natin na ikaw at ako, tayo yung sagot ng Diyos sa mundo natin ngayon. Sa mga taong sumisigaw ng saklolo at sa mundong sumisigaw ng tulong, meron bang tutulong? Tayo yung royal priesthood, tayo yung mamamagitan. Now, it is very exciting to think and to feel na ikaw at ako, especially sa mga disipulo ni Kristo at nagpapadisipulo kay Kristo, pagka sinabi natin sa tao, "God bless you," God will bless them. Pag sinabi natin, "The Lord is with you," and we call the presence of the Lord sa kanila, the Lord's presence will be with them. Kaya it's very exciting kasi napaka hopeful nung idea and the promise that God is giving us. Now when we bless people, they themselves will be blessed. So yan yung mga nasa Numbers. But I'd like to focus yung nasa Revelation. At ito yung tanong ko. Sa panahon ng ating pamamahinga na isang biyaya at pagpapala, ano ba ang mga ginagawa natin or ano yung pinagkakaabalahan natin? Ikaw, ako, tayo naghahanda ba tayo dun sa isang bagay? Binabasa ko po kasi. Ikaw, ako, tayo, naghahanda ba tayo dun sa itinakda at nakasulat sa Biblia na mangyayari, especially in this very significant times na kinalalagyan natin ngayon? Ano-ano yan? Merong worldwide lockdown, merong pandemic, merong technology, merong katakutan, and hindi alintana, especially if you're studying the times, that the second coming is about to come. Kasi dun sa Revelation, gusto ko itong basahin sa ang salita ng Diyos, which is a Tagalog version. Dito ko kinuha yung ating scripture today. Revelation 16 verse 15. Ang nakasulat dito ay ito. "Pero sinabi ng Panginoon, 'Makinig kayong mabuti. Darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang makakaalam. Mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit, upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad ng hubad at hindi mapapahiya sa mga
tao. If you're reading this in another version of the Bible, especially yung red letter edition, kahit kanina nung binasa ko siya sa NLT, naka-red siya. Pagka naka-red yung verse sa New Testament, that means Jesus Christ himself is the one na nagsasalita. At sa puntong ito, si Jesus Christ mismo ang nagsasabi. Ang sabi niya, makinig kayong mabuti, darating ako na tulad ng magnanakaw dahil walang nakakaalam. Kayo ba ay nanakawan na? O kayo ba ay naka-experience na nanakawan? Di ba? Hindi mo alam kung kailan darating ang magnanakaw. At inihalin tulad ni Jesus Christ yung kanyang muling pagbabalik na parang isang magnanakaw na walang makakaalam. Pero kahit na sinabi niya na hindi natin malalaman, nagbigay siya ng signs of what will happen bago siya dumating. At ito yung mga signs na nakikita natin sa lipunan natin ngayon, such as merong mga tawag dito earthquakes, merong mga natural phenomena na nangyayari, nagpuputukan yung mga bulkan, sasabihin ko sana buwan eh. Nagpuputukan yung mga bulkan, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng epidemic, nagkakaroon ng sobrang tense yung mundong ginagalawan natin ngayon. So, this time that we are in right now, ano ba ang ginagawa natin? And I do want to throw this question sa ating lahat. Ano ba ang ginagawa natin o ano ba ang pinagkakaabalahan natin? Tayo ba ay nag-aabang? O dahil sa tayo ay namamahinga right now, meron tayong mandatory rest for everybody, rest sa usual na ginagawa natin, na puno na tayo ng iba't ibang mga bagay na pagkakaabalahan, such as nanood ng movies, nag-binge ka na sa Netflix, lahat na lang ng K-drama, lahat na lang ng mga series na pwede mong panoorin sa YouTube, na panood mo na, lahat na lang ng vlog na kumpleto mo na. Lahat na lang ng mga bagay na pwedeng pagkaabalahan na gawa mo na, except sa isang bagay na naghanda ka sa muling pagbabalik ni Jesus Christ. Tayong mga nananampalataya, we feel this moment, this very, very significant moment that God is really coming very soon. Nakaset in place na everything for Jesus Christ to come back soon. At gusto kong kumatok sa puso ng bawat isa. Actually, kinakausap ko yung sarili ko kaninang umaga. Tinatanong ko yung sarili ko, Joshua, nakahanda ka ba o nag-aabang ka ba? Kasi yung paalala ni Jesus Christ dito is, mapalad ang taong nagbabantay at hindi naghuhubad ng kanyang damit upang sa pagdating ko ay hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa mga tao. Kanina inisip ko, ano ba yung damit na pwede nating suotin? O ano ba yung damit na tinutukoy dito ni Jesus Christ? Because there are so many things na sinusuot. Sa context numbers, what we got from there is kinakausap ni God yung mga priests. Kinakausap ni God yung mga tagapamagitan. At ano-ano yung sinusuot nila? Meron silang sinusuot na linen, meron silang sinusuot na ephod, meron silang sinusuot na turban, meron silang sinusuot na specifically designed for them pag humaharap sila sa Panginoon or pag humaharap sila sa tao at they are doing the sacrifices. Ang bawat isa na yon ay merong halaga. Now, bilang Christian, bilang mananampalataya, we also have, tawag ito, pagkatawag. Tinawag tayo to, sabi nga ni Peter, put on the full armor of Christ. Ano-ano yun? The helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sword of the spirit, the shield of faith, and the sandals of readiness. Ito yung, sa New Testament, ito yung sinasabi na dapat suot-suot natin at this time kasi nakikipaglaban tayo sa kaaway na gusto kang nakawan, gusto kang patayin, gusto kang wasakin. Sabi ng John 10:10, the thief comes not but for to steal, to kill, and to destroy. Kaya tingnan natin, kasi kung tayo ay mamamagitan sa mundong ginagalawan natin right now, dapat sa mga moment na to, we take advantage of the moment of rest. We take advantage yung moment na meron tayong tinatawag nilang sela. Sela dun sa Psalms, meron siyang tinatawag na sela wherein you pause and think about it. At today, I'd like us to pause and think about it. Nag-aabang ba talaga tayo sa muling pagbabalik ni Kristo? O punong-puno tayo ng abala sa iba't ibang bagay na pwedeng pagkaabalahan? Nag-aabala ba tayo sa
may makakain ba ako? Ano bang gagawin ko after ng ECQ? Pagkatapos ng ECQ, pag naging GCQ, ay, pwede na akong lumabas. Ano-ano ba yung mga pwede kong gawin? Ano ba yung pwede kong gawin habang nasa new normal tayo? Meron silang tinatawag na new normal natin kasi hindi pa pwede at agarang bumalik sa nakagawian natin. Ano ba yung mga bagay na ginagawa at pinagkakaabalahan natin? And I do hope that bilang believers, nag-aabang tayo sa muling pagbabalik ni Kristo at hinahanda natin ang ating sarili sa kanyang muling pagbabalik. My prayer is this, naway ating taus-pusong pinaghahandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon na itinakda at isinulat sa mga bagay na nakasulat sa kanyang salita. Nabubulol ako sa sinulat ko dito. Naway tayo ay handa sa sandaling tayo ay tawagin niya para muli siyang makasama. Ngunit sana sa ating paghahanda, huwag nating kalimutan na meron din tayong pagkatawag. At ano yun? Yun yung nasa Old Testament, nasa Numbers, na I do believe this is our role as of this moment. Ikaw at ako ay tagapamagitan. Ano yung tagapamagitan? We are the priests. Ang sabi dun sa binasa natin today, kanina yung binasa ko sa Numbers, that pagka binless ni Aaron at saka ng kanyang mga anak yung tao, they also will be blessed. I pray that as we are in a moment of peace and rest, that makatagpo natin yung pagkakataon na sa bahay lang natin, sa ating mga bahay, kung kaya mong kausapin yung mga kaibigan mo, that tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa mga tao. Kasi ang sabi ng Acts 16:31, gusto kong basahin siya sa Pinoy version. Yung nangyayari dito is nagkaroon ng himala kung saan kausap nila yung mga sundalo. Tinatanong nila, paano ba kami maliligtas? At ito, sumagot sila. Ang sabi nila, maniwala ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang pamilya mo. My prayer is this, if Jesus Christ comes again this year, kasi hindi natin alam eh, hindi sinabi kung kailan talaga kasi parang magnanakaw. Hindi ka nag-iisa, nahaharap sa ating Panginoon. Bagkus kasama mo ang buo mong pamilya, kasama mo ang lahat ng mahal mo sa buhay at ng mahalaga sa iyong buhay sa kanyang pagbabalik. I pray that tayo ay maging daluyan ng pagpapala sa tao sa paligid natin. And this is my fervent prayer Take natin yung opportunity ng ECQ, i-take natin yung opportunity na wala tayong ginagawa to connect to people around us. Kasi lahat tayo, meron tayong mandatory rest. Lahat tayo, except kami, kasi kami kailangan namin araw-araw nandito. But our point, my point is this, meron tayong time and opportunity to connect with our families right now. Either kasama nyo ngayon or nasa ibang lugar dahil hiwa-hiwalay tayo. But I pray that i-take natin yung opportunity to share to them the gospel, to share to them the blessings and the hope and the promises na meron tayo bilang mananampalataya na nasa Biblia. That is my prayer, na habang tayo'y nag-aabang, ang ating pinagkakaabalahan ay ang mga bagay na makapagdadala sa atin sa presensya ng Diyos pag siya ay muling dumating. So yan po yung ating devotion for today. I'm very happy na sinamahan niyo ako. Tayo ay ang blessing. Tayo talaga ang sagot ng Diyos sa mundong sumisigaw ng saklolo. So make sure that you subscribe to our YouTube channel if you're watching the replay version of this. Meron tayong YouTube channel, youtube.com/lifechurchtube. Nandiyan yung lahat ng ating content. Also, sa Life OTG, nandito sa page ng ating church where all our contents will start to be broadcasted starting tomorrow. Doon na tayo magbo-broadcast to make way for so many things na mangyayari sa ating church. So, I'm saying God bless you today at may you wait patiently at mag-abang ka, maghanda ka sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. God bless you guys!